Creepsilog. Okay. 3, 2, 1, go. Hello, welcome Creepers. This is Creepsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Thursday. Here in Creepsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. Creepsilog is a Spotify exclusive, so makakapakinig lang kayo ng mga bago at fresh episodes ng Creepsilog. Exclusive yan sa Spotify. Tama, at yung gusto nyo rin mag-podcast, you can download Anchor or go to anchor.fm. Nandun lahat ng tools for you to start your own show. What's up? Happy Thursday, Glenn. Happy talagang Thursday. Ay, bakit? Slide day. Anong meron? So, ano ba nangyayari sa isang slide nito, our DMs episode? Ito ay nagbabasa kami ng mga story na pinadala ninyo sa amin. Right? So, ano na ba mga kwento nito? Mga kwento ng kababalaghan, krimen, at kung ano-ano pang chismis sa katawan. At syempre, mag-react tayo. Intelihenteng usapan. Mm-mm. Kada story. Bibigay ng unsolicited advice. Yes. Muntik na ako mapatay. Muntik ko na mapatay yung batang hamog sa Indra. Sa college naman ako nito sa Indra. Shout out mga piratang creepers diyan. Ano yung Indra? Intramuros? I think. Intrams? MMA kasi ako nung college. Tapos, sa isang subject namin, meron kami activity na need mag-video. Siyempre, freshman, bida-bida pa kami. So, naisip namin, sa walls kami mag-shoot. Sa wall. Sa Intramuros border? Wall? Ano yung walls MMA? Pala tawag doon. Di ba yun yung wrestling? Mixed pero martial MMA? Arts? Oo. Bakit kailangan niya mag-video sa Intramuros? Ayan. Sa walls kasi talamak ang mga batang juice, mga batang hamog na nagkalat para hingin yung kakabili mo palang na slushy. Pero wala kaming ganun noon. Andun lang talaga kami para mag-shoot. Tatlo kami noon, si R at si K tsaka siya. Habang nag-shoot kami, may mga batang hamog nga na pakalat-kalat na doon sa paligid namin. Nagpapaepal kasi may camera, ganyan. Tapos kami, binibiro din namin kasi madalas naman talaga mabait sila. Pag binigyan mo ng 5 piso, magre-reklamo dapat, 20, ganyan. Pero mabait sila, madalas talaga. Kaso, natapat ata kami sa coops. Habang nag-aarte-arte ako, nakalagay yung bag ko sa likod ko. Backpack siya na maliit. Biglang naramdaman kong bumubukas yung zipper ng bag ko. Malakas kasi pakiramdam ko pag hindi ako lumalandi. So, napaturn ako agad. Tapos tinula ko yung tao. Nagulat ako kasi bata pala. Nasa edge kami ng wall noon na. Buti na lang talaga, nag-grab ko ulit yung sando niya. Kung hindi, magpapagulong-gulong yun. Dun sa, parang paslant kasi yung daanan no, sa wall. Nagulat talaga ako. Tapos nagalit ako noon kasi nga, mabait naman kami noon sa kanila. Hindi na kontento sa binigay namin. Ayun, umalis na lang kami. Lumipat na lang kami ng ibang part ng wall. Shit, mahaba pala ulit. Pero meron pang dalawa. Sorry, dapat talaga nag-email na lang ako. Okay. ito. Number 3. Teka lang. Bakit? Reactan na rin natin. Mm. So, kung dun sa first story, buhay niyang niligtas, dito naman, siya ang nagligtas. Oo nga eh. Kasi siya rin naman ang nagtulak. Diyos ko po, pagulong-gulong yun. Di ba parang mas malaking disgrasya yun? For her na din. Kahit, di ba? Kasi nga, siya mananagot. Ikaw pa. Oo, tama. Ikaw pa yung mananagot. Para exactly. Ikaw may kasalanan. Mabuti mabilis yung reflexes at nagagip yung sand. Yeah. Okay. So, number 3. Ito sure talaga ako may kilang. Meron kasing McDo sa may bailiff. Madalas kami dun kumakain. Kahit madaming tao. Itong experience na to, yung nagpatigil sa amin talaga.
E di yun nga, tagal namin nagantay sa pwesto para makaupo. Ayun, nakaupo ko na kami sa may window area. Pwede na basta makaupo. Yun nga, kakain na nga kami. Tapos biglang may mga bata dun sa kabilang side ng window. Parang hinihingi nila yung pagkain namin. Pero kami naman, syempre, dead ma lang kasi gutom na kami. Tapos kinakatok pa ni Kay kasi ganun daw yun para umalis. Ah, kakatokin mo yung, diba, sa bintana sila para umalis. Pero mga G-boys, hindi sila umalis. Instead, they started licking the windows. At shit, nawalan ako ng gana kasi tangina naman. Gusto mo lang naman kumain, diba? After nun, di na kami makakain sa McDo na yun. Pagkakain kami, di kami pumapesa sa windows. Medyo, ayun, hassle din ako dyan na nakakonsyos ako eh pag may batang hawag na nasa window. Eh, yun nga, yung parte ng modus, yun yung makonsyos ka. Para bigyan mo sila. Para kasi nga. Pero hindi ko pa na-try yung didilaan naman nila yung... usually, di ba, kakatok lang tapos sasabihin, enge, di ba? Yung gano'n.